Hello mga kare and welcome back to my YouTube channel. Sa mga di pa nakakaalam kung paano mag-register ng kanilang mga SIM cards, for this video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-register ang pinakamadaling paraan kung paano mag-register gamit ang ating mobile phone. Di na natin kailangan pang maghanap o maghingi ng link sa Facebook, sa Instagram, o sa kahit anumang social media dahil sa Google lang ang madaling paraan. Sa mga smart TNT and SAN SIM card users, tundan nyo lang po ang video nito. At bago ko po sisimulan, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button na dyan sa baba at pakihit na lang din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po! So same as usual mga kahari, punta tayo sa Google, i-type natin or search natin SIM card registration. So dahil sa smart naman tayo ngayon, so click na natin itong smart SIM registration for smart token text and SAN SIM card users ito mga kahari. So ito yung step number 1, get your PIN. So, ganun pa rin mga kahari, i-type natin dito ang ating number na gusto nating i-register. Start your registration here. At pagkatapos may sulat ang ating numero, ay i-click itong send OTP o on-time PIN. Tapos, check natin itong may box na maliit sa baba to agree the terms and conditions of the smart. So ganoon pa rin mga kahari, maghintay tayo ng text messages galing sa smart. Send nila yung OTP. Ayan, ito yung cellphone ng aking friend, yung on-time PIN. So, ayan. So, ayan. Balik na naman tayo doon sa Google. At dito natin isasulat ang OTP. Then, click verify OTP. So, ayan. Success! Your mobile number was successfully verified. Then press OK. So hindi pa natatapos dyan. So kailangan pa nating fill up pa nitong form sa ating mga personal information. Type of registrations, kayo na pong bahalang mamili dyan kung aling SIM meron kayo. Medyo magkaiba nga pala yung registration process ng Smart ikumpara natin sa Globe, kasi yung Globe medyo madali lang. Itong Smart, medyo may pasikot-sikot konti. Yun lang po. So, at itong mga valid IDs na hiningi ng Smart, same lang naman sa Globe. Parehong mga valid IDs lang yung hinihingi nila. Iba-iba lang yung pamamaraan nila. So, patulad nito, yung valid ID natin, kailangan picturean mo on the spot. Ayan. Kailangan mo pa-picturean. Hindi katulad sa Globe na nakasave na yung mga documents natin sa ating phone gallery. Ito, kailangan mo talaga ang picturean on the spot. So, ganun pa rin yung proseso. Kailangan clear yung pagkakakuha ng ating mga valid ID. So ayan, kung alanganin ka pa, pwede mong i-quit or pwede kang mag-retry. So ayan, pagkatapos i-scan ang ating face. So kailangan natin mag-selfie dito mga kahari. So ayan, ginising ko pa yung tulog kong kaibigan para i-scan yung kanyang mukha.
So kailangan plastado talaga yung ating mukha sa bilog na yan para maditik ang ating mukha. So last selfie na yan, and ayan, na okay na siya. So ang nakalamang lang sa smart mga kahari ay hindi mo na kailangan mag-fill up ng form sa iyong personal information, dahil kapag napicturan na yung valid ID natin, automatic na siyang mag-fill up doon sa mga form. Tulad nito, ayan o. Naka-fill up na yung mga pangalan natin, tapos yung apelido at ID number, automatic na siya. Ayan. Ang fill up na lang natin ay yung ating sex at birth date. And then pagkatapos mga fill up dyan, pwede mong i-review kung merong mga maling information. Then click lang itong next. At may mga additional personal information pa po tayong fill-upan tula ng ating address, alternative contact number, and ang ating email address. So itong alternative contact number mga kahari ay optional po ito. Pwede niyong fill-upan, pwede rin hindi. So pagkatapos niyan, i-click lang natin itong next. And so ayan, ito na po yung summary ng ating mga personal information na pinilap natin sa ating form. I-double check natin ang ating mga ang spelling ng ating mga pangalan, kung tama ba yung pagkasulat. At pagkatapos dyan, may maliit na box dyan sa baba, i-check lang natin to prove na true, tama yung mga sinulat nating mga personal information. So may isa pang maliit na box dyan, i-check din natin yan. Kung gusto po nating makatanggap ng mga customized offer, recommendations, and promotions from Smart. At pagkatapos, click na natin itong next. So ayan, success! Thank you! You have successfully registered your SIM. You will be received another SMS once your SIM is fully activated. At dyan lang po natatapos mga kahari. So ganun lang po kadali, sana may natutunan po kayo. At paalala lang po, ayon sa in-implement na batas, kapag di po tayo nakapag-rehistro ng ating mga SIM sa loob lamang ng 180 days, 6 months yun, plus 120 days, 4 months yun na extension mula sa araw na pag-implement ng batas. So ang batas na ito ay in-implement noong December 27, 2022. So mula noon, after 6 months plus 4 months na hindi tayo nakapag-rehistro, ay i-deactivate ng telco ang ating mga SIM. At kapag na-deactivate na yung SIM natin, ay may chance pa tayong 5 days para i-activate ulit. At kapag di natin nagawa yan sa mga araw na yun, ay tuluyan ang hindi na magagamit ang ating mga SIM cards. At suggest ko lang po mga kahari, kapag magpa-register kayo, ay mas mabuti sa gabi or sa madaling araw. Kasi mas mabilis yung mabilis yung processing sa internet. Madaling makapasok at madaling ma-approve. So yun lamang po mga kahari. Don't forget to like and share. And any reactions and suggestions, free to write your comments down below. Sa mga TIN, Globe, and Cherry Mobile SIM card users, so may in-upload na po akong tutorial videos kung paano po mag-register ng ating mga SIM gamit ang mga network na yan. And salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.